na metal trusses. Tapos siya ng 9mm na hardeplex para kahit pa paano, hindi naman po nakapag. Ito, dating existing slab na to, kaya hindi naman na kailangan babaran pa. Nakakatulong sa ating cleaning materials, itong wipeout. Meron din tayo. Ito, pinaklander ko sa boss. Ito. So, sarado ba natin, ha? Oo. Balak din po sana kasi namin na isagad dito yung sa aluminum kitchen. Kaso nga lang. Kulang pa yung ano natin. Shut up, mga karawang! Kain kayo! Pagka ganito. Okay, nakabalik na ulit tayo rito. Bali, ito lamang. Alin kayo dyan? Ayan mga karos, good morning, good morning. Ayan, kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa ating channel. Bali, February, February na ba kayo? 17, araw po ng Sabado. So mamaya, payroll tayo. So mga karos, ito, update tayo sa mga assignment natin. Nandito tayo sa phase 4 and phase 6. Bali, itong linggo na to, delay muna tayo or wala muna tayong deployment dun sa project natin sa phase 1. Meron pa kaming konting pag-uusapan ngayon doon ni client at saka yung sa project natin sa phase 3 dahil hinihintay natin yung mga installer. So yung mga installer natin, meron na lang konting mga tatapusin dito. Okay, dito sa project namin, sa first project Athena, dumating nga po pala yung ating PVC roofing kahapon. So yun yung kadalasan na ginagamit natin, yung UPVC na may kapal na 2.5 mm yung thickness niya. So assignment natin dito sa block 24, ayan na fabrication ng metal trusses, tapos maglalagay tayo ng heat insulation gamit yung hardiplex. Yan, may konti rin tayo mga delivery na paparating ngayon, kagaya ng flashing at saka yung gutter. Dito naman po sa project natin sa phase 4, overall paint at saka installation ng accessories para dito sa pinaka 4th project and 3rd project natin. So malapit na nga po pala natin na may turnover yung 3rd project natin na inner row house na 36 square meter lang. Yeah, meron na naman po tayong e-house tour para po mabigyan po kayo ng full details and idea sa mga nakakuha ng ganitong klaseng bahay. So, paano? Enjoy watching and God bless. Okay, ano tayo? Attendance. Attendance tayo. Anahin natin si Jamil. Nandito si Jamil. Oh. Jamil, good morning! Jamil! Good morning! Ayan, dito mga karos, may kita nyo. Ito yung part ng area na hindi pa nalalagyan po ng clean out. So wala pa po tong manhole na to. Wala pang clean out. So nilagyan muna namin siya ng 9mm na hardeplex para kahit pa paano hindi naman po nakakailang dyan. Laging may butas. Masilya pa rin. Ito na yung namamasilyahan. Skim coat. Yeah, skim coat sa mga poste, sa cladding. Dito naman tayo kay Kuya Boy. Kuya Boy, good morning! Good morning, good morning. Electrical, ayan na. Tapos kahapon may kitchen counter slab na. Ayan, nililinyahan na po ni Kuya Boy to. Nalipat na rin po nila Adonis yung sa floor drainage ng automatic washing machine at saka yung sa supply. Ayan. Dito nga po pala mga karos, hindi na namin nilagyan ng isang paa doon. Okay na yan kasi nakadawel naman po yan sa mga gilid. Pero hinuli na lang namin yung sa cooktop. Sa cooktop, ang gagawin namin, ano na lang po ito, gagrinderin na lang namin. So, ang purpose nun, para matibay po yung slab. Kaya iuhuli po namin yung pagbutas nito. Madali na lang naman. Yan. Yan yung mga lalagyan ni Kuya Boy ng electrical. Yan, meron din dito sa request ni sir. Tapos meron din dun sa bandang dulo sa likod ng plywood. Eh si Bilog, good morning Log. Good morning. Ayan, framing na sila rito. Bali, ito yung isa sa mga karagdagan na pinagagawa ni sir. Yung paglalagay po ng bubong dito sa harapan. Ayan si Adonis, oh. Adonis, good morning. Morning. Ayan. Ayan po yung sa framing natin para hindi po nakikita yung mga dowels natin na ibinabaon natin dito sa pader. So nasa bandang gitna siya ng tubular. So conforme, kung may kisame, okay lang kahit mag-stroke tayo sa ilalim. Pero dahil industrial finish po ito,
Doon namin itatago po namin yung mga ano niya, yung mga dowels niya para maganda tingnan. Ayun yung mga combination ng bakal na gamit natin, 2x2, 1x2, 2x6 para sa pinaka senepa natin dito. Bali inside gutter din po ito na naka heat insulation gamit ng hard flex bulb. Okay na tayo rito. Ito lang po muna. Dito tayo sa second project. Ayan na. Second project natin na sa phase 6. Okay, ano ang assignment natin dito? Bali, wall plaster. Then yung formworks para rito sa mga poste. Eh si Tam Tam, good morning Tam. Good morning. Tsaka si Ricky, good morning Ricky. Ayan na. Bali kahapon ang mga naganap dito, yung sasukalo sa taas, okay na yan. Puro plastering na lang ang susunod na trabaho dyan para malinis. Tam, nakapag-dilig ka na Tam? Oo sir. Okay na. Oh, yun, maganda. Check natin. Yan, check natin sa taas. Okay, nandito na tayo sa taas. Yun oh. Ito maganda sa slab, yan. Binababara ng tubig. Si Kuya Richard, good morning po. Good morning. Yan oh. Solo palitada. Yan. Papalitada si Kuya Richard dito. So ito yung ating slab, yan. Bababaran po ng tubig yan. Yan ang maganda po dyan para sa curing time. Habang ma-meet po natin yung more than 10 days or less than 2 weeks. Yan, maganda po yung finish ng slab natin. Hindi naman naka-apekto yung mga drainage kasi tinakpan na lang po nila ng, ano, ng bote. Ang bote yata yan ang all-time favorite nila na steam or soft drinks. Yan. Ito, dating existing slab na to kaya hindi naman na kailangan babaran pa. So ito lang. Diba? Tapos ang kagandahan nito, hindi na matrabaho. Yung hindi na araw-araw pupunta dito, tuwing umaga, tanghali, hapon, hindi na magdidilig. Diyan pa lang, sapat na po yan. Yan, plastering. Tapos sa turn ng ano ng plastering, matuyo-tuyo, waterproofing. O, di ba? Ang ganda, di ba? Kita nyo, kapag uulan, yan na yung isang example na yung tubig na i-absorb nitong unit ni client, dyan lang talaga mapupunta. Hindi na pupunta sa kabila. Yan ang purpose nyan. Kung bakit may sukalo tayo. Siyempre, dikit-dikit yung bahay para may mga kanya-kanya tayong privacy. Eh, nagbabaklas po sila ng ating mga pamorma. Yung forma na to, yung sa sidings. Yan, sa sidings dyan. Yan, magagamit po natin dito yan. Pati yung mga plywood na binili natin. Ano, Tam? Kamusta yung gawa natin dito? Wala bang tagas? Wala. Wala? Oh, yun oh. Wala nga oh. Wala pang topping yan oh. Wala pang waterproofing din. Pero walang tagas. Eh, maganda quality yung gawa pagka ganyan. Kita nyo, babad na babad ng tubig dun. Pero walang tumatagas. Eh, puputol si Ricky. Sige, Kay. Okay na. Poste. Yung apat na poste natin, yung harapan niyan, may mga tiles. May mga naka-install na tiles. Cladding, plastering na lang. Yan, yan yung details. Okay, dito naman tayo sa third project natin. So, attendance tayo. Ayan, si Kuya Dindo, good morning po. Good morning. Yan, good morning. Bali kahapon, may mga iba pang improvement na naganap dito. Yan, yung ating Korean blinds. Yan, naikabit na po kahapon. Maraming salamat, Sir Ricky Deloso, sa pag-ano po, pag-priority ng ating Korean blinds. So, gray din. Semi ano po siya, semi-blackout. Yan, semi-blackout. Finish. Okay, ano pa yung mga mababago dito? Dumating na nga po pala yung ating internet. Ito yung pinaka-terminal niya. Siguro, kung bakit na nagpakabit si sir nito, kasi sa bahay na to, kayang-kaya naman na sa open po yung
36 square meter ng ating wifi. Magaganda na po yung mga wifi natin dito sa Pilipinas. Upgradable na. Pero siguro, magkakabit siguro sila ng computer kada kwarto. Yun yata yung purpose nito kasi may LAN connection na yun. So, tig-isa yan. Meron pa rito. Ito yung ating project na habang tumatagal ay palinis ng palinis. Ganun naman po talaga bago natin i-turn over. Yan, isa sa mga nakakatulong sa ating cleaning materials, itong wipe out. Meron din tayong muriatic acid at saka yung mga ginagamit nating thinners. Locker thinner, paint thinner, naku yan na. Yes, saka syempre, basahan. Map. Yun. si Kuya Dindo rito. Si Kuya Dindo, kabisadong-kabisado niya na yung ano namin eh, yung turnover eh. Pero ano pa rin, nakaalalay pa rin tayo, syempre, bahay. May pwede po silang makaligtaan dyan. So, paano kuya, ikaw nang bahala rito, ha? Ayan, maraming salamat. Yan, bali ngayong araw, apat yung ongoing project natin na gagawin ngayong araw. So, finishing, tapos dito sa support project, tapos dalawa dun sa phase 6. Bali yung dalawang unit pa na pang-anim na sabay-sabay natin ginagawa. By next week, malalagyan na natin ang deployment yan. Okay, punta tayo dun sa port project natin. Okay, nandito naman tayo sa ating port project. Bali, good morning nga pala sa lahat ng client owner natin. No? Yan, hindi natin sila nabati. Napakapayapa naman ang araw ng Sabado, parang Linggo. So, attendance tayo. Ayan si Master Jojo, good morning. Good morning. Yeah, good morning. Bali, pinagpapatuloy po ni Master Jojo rito yung sa window grills. Ayan, may konting adjustment. Ayan, kaya binabago ulit. Ito na yung ating bed frame. Ayan ah. Ayan, bed frame. Nagawa po sa tubulars. Ay, rito, attendance. Ayun, si Kuya Jun. Good morning, Kuya Jun. Good morning. Good morning, boss. Good morning po sa inyo lahat. Ano ba assignment natin dyan, Kuya Jun? Ito, pinaplander po na po, boss. Ito. So, sarado, batak, masilya. Na prepare sa ating mga wood carpentry. Okay. So, abangan na lang natin, Kuya Jun, kung ano yung magiging design ng mga pintuan, no? Okay, boss. Yan, no? Abangan natin. Abangan. Sa susunod na kabalata. Si Louie, good morning, Louie. Good morning. Ayan, ang ating shower. Ayan, shower set natin. Color gold, yayamanin. Ayan, towel holder. Ayan, nag-umpisa na po sa accessories installation. Si Louie rito, regarding sa toilet and bathroom. Medyo mabibitin syempre dito kasi may vanity. Yung gagawa nitong hangin cabinet natin, si Master Batang yan. Yan, siya yung gagawa. Yan nga lang, susukatan pa po nila yan. Ayan, pwedeng ang magandang kulay dito talaga black kasi magko-complement nga po. Ayan, pwedeng ganito rin. Ayan, pwedeng ganito or pwedeng black. Pero kung ako tanungin, black ang maganda rito. Ayan ba? Installation ng mga accessories. Finishing carpentry. Ayan, ito yung mga nagawa kahapon. So, yung simpleng altar. Ito po, ma'am. Ma'am Mercy, sana po nakuha po namin yung plano na pinagawa niyo sa amin. Ito na po yun. Bali dito, pinagpapatuloy lang ni Louie yung mga installation rito. Meron lang akong konting nakaligtaan. Yung mga supply angle bulb niya at saka yung flexible para dun sa heater. Yan. Tapos ito nga po pala, yung bidet natin. Oh, kulay gold din po yan. Kulay gold. Gold accessories. Pati yung wall mirror. Sa ano na lang yan, Wee? Diyan sa taas. Ganun pa rin, kagaya dati. Yan. Yan, Wee. Saktong-sakto. Oo, saktong-sakto lang yan. Tapos dito naman, hindi ko pa nabanggit kanina. Yan, may railing na yung ating loop bed. Pinatagos po natin sa semento yan dito. Tapos sa pader pala. Tapos naka-welding yan dito. Sa pinaka-rafter ng loop bed. Tapos yan, pipinturahan na lang po yan. Hard deplex po yan. Ang fiber cement board. Kailangan talaga ng stopper. Hindi pwedeng hindi. Tapos ang allowance na lang namin dito, mga nasa 80 centimeter. Yan, para pag umakyat po yung tao, hindi na masikip pagdating sa taas.
Kuya Jun, pagandahin mo ito, Kuya Jun, ha? Yes, boss. Yun, oh. Okay. Tara, kumpletuhin natin yung sa accessories. Sige. Salamat, ingat, oh, ingat. Ingat. Sige, ha. Okay, mga karos, bago ba mag-break time, nandito tayo sa phase 1. Pumunta nga po pala si client owner. Yan na pinag-usapan po namin yung iba pang ipa-final natin dito. Yan. Dito sa kitchen cabinet, sakto lang yung gawa natin. Dito magkakaroon ng shelves dito, mga 2-layer. Yan, sakto na. Balak din po sana kasi namin na isagad dito yung sa aluminum kitchen. Kaso nga lang pagpasok mo, yan, nandito parang may nakaharang na agad. So, imbis na maluwalting yan, medyo masikip. Tapos yung shurak, yun, sinukat namin. Inalam ko kay ma'am kung ano ba yung ilalagay doon bukod pa sa shurak. Kasi kapag mga shurak, gusto niya may pintuan. Ang sinabi po natin, dapat nakakasingaw. Kasi ang sapatos, alam niyo naman, medyo sensitive po yan, lalo na kapag original. Tapos dito, napag-usapan namin, mailbox na lang. Yan, mailbox na lang to. Yung regarding po sa pag-read ng mga Metro Digital na, yun nga lang, sinabihan ko siya, kung sakali, malalaman naman niya kapag nakatira kung mariread ba ng reader or hindi. So mag-a-adjust na lang. Kasi diyan kapag umulan, papasukin ng tubig. Yan, maraming salamat nga po pala ma'am sa pasalubong. Yan, para sa mga bata ba. Yan, bali yung sa plano na lang ng Shurak, pinabibili ko si ma'am nung air vents. Yan, para makakasingaw. Tapos sa mailbox, yan, pinabibili ko siya. So all goods, lahat naman nagustuhan ni ma'am yung setup at gawa natin dito. Tara, break time muna. Nandito tayo ngayon sa bahay dahil Sabado ngayon. Pag Sabado, magpe-prepare po tayo ng merienda ng tropa. Bali, ngayon, gagawa po tayo ng sandwich. Ayan, sandwich tayo ngayon. Yung mga nakaraan, puro kanin. So ngayon, sandwich tayo. Ito na yung ating itlog. Ayan na. Sa tansya ko, nasa ano to eh. Nasa 20 peraso. Ayan, hindi naman natin nilahat yung isang tray. Lalagyan natin siya ng mayonnaise. Bubudburan natin siya ng hiniwa-hiwa ko na sibuyas. Ayan na. Okay, malinis naman kamay ko para masimot natin. Ayan, gamitan natin ng kamay. Ang ingredients nito, ganito lang kasimple. So, hindi sponsor, pero ito yung masarap na mayonnaise. Lady's Choice. Then, salt and pepper lang. Yun na mismo yun. Tapos, pwede na natin siyang ipalaman sa tinapay. Yan, mayonnaise, then, paminta. Yan, lagyan din natin ng asin. Pero, gamit ko iodized salt. Pero tansya-tansya lang, baka umalat. Yan. Kulang pa yung ano natin. Kulang pa yung iodized salt at saka yung paminta. Kapag ano na lang, nahalo, saka natin lalagyan para ma-distribute ng gusto. Bango ah. Pangit. Oh, tingnan natin kung may matitira, bibigyan kita. Sali ba ako dyan? Parang bilang, ano lang, tinapay mo? Oo, pang tao lang yan sa mga kasama natin. Oh, pakiyan nga. Nabibigyan ko ng onting asin. Yan, pansya lang ha. Huwag masyadong madami kasi haalat. Masarap maraming paminta. Yan, paminta yan. Yan ang sikreto niya, paminta. So, ang tawag dito, egg sandwich. Ganun lang kasimple. Oh, di ba? Tsura pa lang.
Bango. Bango na. Siyempre, titikman. Kapag ka ulam pa, dagdag lang ng onting asin. Onti lang. Iodized na. Siguro, onting-onti na lang kasi madami to eh. Up, para. Tapos, paminta. Tapos na. Ayun na. Pwede na. Tikman ko na. Sige, tikman mo. Ano? Tama na. Sakto. Merienda. Hey, thank you. Merienda. Come on, sir. Okay. Oh. Ayos na. Ayos. Okay, kain na, kuya. Yeah. Merienda. Merienda muna, Louie. Salam. Ayan. Uy, kuya. Uy, solo ko. Kuya, merienda muna. Thank you, boss. Okay. Minsan bukas, minsan sarado. Merienda muna, merienda. Thank you, boss. Ayun na, merienda muna. Merienda muna, anak. Merienda. Merienda muna. Ayan. Pagagawa nila rito na postehan na ulma. Tapos plastering. Wow. Anak, ayos ba? Ayan na, merienda muna. Merienda. Hey boy, merienda. Look, ay, look, Jamil. Shout out to Jollibee. Jollibee. Number 14? Ah, sige. Ah. Ah, sige. Magdadala na lang tayo. Look, Alan, done. Thank you. Ayan, merienda muna. Okay, bali may karagdagan tayong materialis dito. Yung 2x6 natin. Nakalimutan natin yung mortar ng mga nakarang araw. Tapos ito na yung flushing and gutter natin. Flushing and gutter, 0.5 yung kapal. Ayan, makapal po yan. So wala na po siyang side flushing. Kasi ano lang po ito, industrial finish lang. Tapos dito sa phase 6, bawal po yung maglalagay tayo ng bracing sa gilid. Bali, ganyan na po yung pinaka-finish niya. Yan. Ito yung ating trusses. Then, naka-inside gutter din tayo kasi bawal dito yung nakalabas yung gutter. Yan. So, yan na yung finish natin. Yan. Tapos, may dala na rin tayo epoxy primer. Ngayon ka lang ba nakakita ng tinapay na mas marami yung palaman sa tinapay? Hindi ka kumakain ng sibuyas, Mil? Nako, yan ang nagpapasarap dyan. Sige, pwede mo naman ano, pilihan. Ayan, tapos may sampayan po tayo dyan. Tapos meron din tayong hanger para po sa pailaw natin. Bali, may 3 downlights po yan. 3 downlights. Shout out mga karawang! Kain kayo! Sa inyo! Si Jamil, walang magawa. Oh. Kain na lang. Yan. Tapos ang ginawa namin dito, yung wiring niya, nakatago, naka-flexible po yan. Dito na kami kukuha ng supply. Yan. Tapos gagrinderin na lang yan para nakatago. Ito yung ginawa na nila kanina, sinisil na nila para nakatago. Dito sa loob, ayan na yung mga namamasilyahan. Ayan na. Ayan, namamasilyahan na. Ayan, dodoble na lang yan para hindi na makita yung mga simento. Yan ang sikreto dyan kailangan pag minasilyahan. Ayan, namisa nakakadalawa hanggang 3 patong po yan. Ayan, for CCTV camera. Ayan, for CCTV. Nagdagdag tayo ng isang outlet.
yun o, ang mga pailaw natin. Bali, total of 7 to. Apat dito, isa, dalawa, tatlo, apat. Exhaust pan, dyan, exhaust pan. Panghuli na yan kapag may kisami na. Tapos dito, tatlo, isa, dalawa, tatlo. Yan, ayan po yung mga ginagawa po natin dito. Tapos sa wiring, meron din dito yan. Kasi kahit pinalipat ni sir yung refrigerator, yung pinaka magiging location, gusto niya may ano pa rin dito, may outlet. Yan. May outlet tayo dito, ayun o. Yan naman po kasi dahil cooktop, magiging saksakan nandito banda. Sa ring shield, yan, pag nagpa-cabinet sila, may abang na. Ito, trigang to, dalawang outlet, isang switch. Dito naman para yung sa pailaw natin sa pinaka overhead cabinet sa ilalim. Ayan, nailipat na yung location. Ayan, location ng ating floor drainage ng automatic washing machine. Tsaka yung water supply. Pagka ganito, medyo hinihiwalay natin yung saksakan ng automatic washing machine. Ayan, nakahiwalay siya. Nandito banda. Tapos gumapang naman po para dun sa magiging saksakan ng CCTV camera. Ayan dito. Yan sa ibabaw po ng ating steel window. Nandito tayo sa all home. Yan yung sa third project namin, yung isang ilaw doon busted. Ayan, pinapalitan natin. Yan yung kagandaan, no? May konting problema lang po sa ilaw. Basta malapit mo siyang binili, hindi ka mahihirapan magpalit. Basta yung resibo meron ka. Tapos pumunta tayo rito dahil binili na natin yung napili ni client owner na cooktop. Bali, 51 ata to by 75. Tama na, ma'am. 75 cm. So, pagkakasyahin na lang namin, pinatawagan ko si sir para i-final to, pero busy yata siya. So, nandito na yung haba ng lababo niya. So, 1, 2, 3, 4, 5. Yan, limang tiles kasi yung papasok doon. Bali, yung haba pala ng kitchen counter slab. Medyo didikit na nga lang siya ng konti sa kitchen sink. Pero medyo may gap pa rin naman. May gap pa. Ito sana bagay dun eh. Pero syempre personal choice nila sir. Yan yung bibili natin. Ito sana oh, medyo maliit lang. Ayan sana para may gap pa. Ayan na, bibiling ko na. Hindi ko makontak si sir eh. Pero yan naman talaga yung pinili niya. At wala nang iba. Tayo naman, kaya bago natin bilhin, for confirmation lang. Ayan eh. Nabili na natin yung cooktop. Bali, nasa 14,000 plus po to. Tapos may palibre pa sila chocolate. Wow, di ba? Let's go, tara. Okay, nakabalik na ulit tayo rito. Bali, ito lamang po yung mga additional na mga pinagagawa pa ni client owner dito. So, magandang decision niya talaga na pinalagyan niya po yung harapan ng bahay nitong bubong. Kahit ito, kahit wala muna to, kung hindi naman po ganun kalakihan pa yung pang budget para sa renovation. So, kahit wala muna to, at least kahit pa paano, meron na yung harapan. Kasi, pag nagpasok siya ng sasakyan dyan, yan, may bubong na. Ito naman, maglalagay naman tayo ng canopy dito. Yan, doon, sa mga hindi ganun kalaki yung budget para sa house renovation, kung may corner lot, kahit wala muna to. Pero mas maigi sana mayroong bubong na. Kaya yung trusses natin hanggang dito lang muna yan. Binalikan natin yung toilet and bathroom dito. Wow, linis-linis na. Tapos nakikapit na rin yung shower. Tapos dito nga pala, nasukatan na nila Master Batang to kanina. Pumunta na sila rito. Ayan, sinukatan na nila. Yayamanin. Pintuan. Kabit na. Cabinet. Tapos ito, swing door na din. Ayan, nag-adjust na sila ma'am dito, sofa bed yung gagamitin nila. O kaya yung, o hindi sofa bed, single bed na may pull out sa ilalim. Ayan, yan yung pwede nila gamitin dito. Linis-linis na lang po rito.
Bakit ako na rin ito? Alin kayo dyan? Yan, babatakan to yan. Kayo dyan dito maganda, polyurethane yan. Calcium na yun. Oo, calcium. Kasi daanan, di ba? Pagdaanan. Yan, polyurethane. Pagdaanan kasi. Tara, let's go. Payroll tayo. Payroll. Payroll. Tara, tara. Init na. Init na po ng weather. Mainit na. Yan, tara. Bali ito mga Karohaw. Sa uwian na po. Nakapagpasahod na rin po tayo ngayong araw po ng Sabado. Ayan, shoutout po sa ating mga kasama dito sa construction team. Ito pa habol na shoutout kay Kuis Gaming. Yan, God bless sa inyo from Taiwan. Yan, matagal na nating subscriber to. So, sir, bali dito sa 13, as of now, hindi pa po kami nakakagawa pa po dyan. Siguro, balang araw, kapag medyo asinsado na yung ano natin, yung construction team, makabili tayo ng maayos na sasakyan para sa logistics, yan, para sa manpower, at least kahit pa paano makakalayo-layo tayo. So paano mga Karos, maraming salamat muli sa pagbisita at nagpapasalamat ako sa mga nakaabot hanggang dito sa dulo. Kaya huwag po sanang kalimutan mag-iwan ng like, click nyo na rin yung notification bell button para updated kayo sa mga video namin na laging ina-upload. Siyempre dun sa mga naligaw lang dito, pindutin nyo na yung subscribe button. Kita-kita na lang po ulit for the next video. Yagos po sa ating lahat. Ito, paalam po muna.